Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Beans. Nakatera dito sa lalawigan ng Bicol at ang edad ko po ay 33 na. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiyuhi na si Tiyo Marlon. Nang minsan suguri niya sa bahay ang isang mangkukulam na aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Nangyari ito dekada 80. At itong mga panahong ito ay may asawa at mga anak na ang aking tiyuhin at kasalukuyan silang nakatira sa liblib na baryo. Bali mga kalakbay, isang bantog na magaling na albularyo ang aking tiyuhin at palagi siya ang nilalapitan kapag may mga nagkakasakit sa kanilang baryo. Mahigit 3 oras po kasi ang kanilang babaybayin kapag sasadyain mo talaga ang ospital para magpagamot. Kaya naman sa tuwing may mga bata o matandang nagkakasakit, ay sa tiyuhin ko pinapagamot ng kanilang mga kapitbahay. Maging ang mga kalapitbaryo nila ay sinasadya pang puntahan ng tiyuhin ko sa kanilang bahay para magpagamot rin ng mga ito. Isang araw noon kalakbay, habang kumakain ng aking tiyuhin ng pananghalian, nang biglang may mag-asawang nagmamadaling tumakbo papunta sa kanila, at natatarantang tinawag ang pangalan ni Tiyo Marlon. Kaya dumungaw sa bintana ang asawa ni Tiyo na si Tia Maribel at natanong niyang kalapitbahay lang pala nila iyon. Kaya nagtanong siya kung ano ang kailangan. Aling Maribel, nandyan ho ba si Ka Marlon? Nais ko po sanang ipagamot sa kanya ang anak ko. Mangiyak-ngiyak na wika ng babaeng kalapitbahay nilang si Sonia. Oo, nandito naman ang asawa ko, Sonia. Nagtatanghalian pa kasi kami. Bakit hindi nyo nalang dalhin dito yung anak nyo para dito na magamot ng asawa ko? Wika ni Tia Maribel. Napakataas kasi ng lagnat ng anak kong si Jennifer. Kaya hindi na namin dinila dito. Kung maaari sana sa bahay na lang namin siya gamutin ni Ka Marlon. Pakiusap ng asawa nitong lalaki. Ayon naman kay Tio Marlon noong marinig niyang tila nagmamakaawa ang mag-asawa. Tumayo na siya at dumungaw sa bintana nila at nagsabing, "Sige Sonia, pupunta na lang ako sa bahay ninyo. Tatapusin ko lang tong kinakain ko at susunod na ako." "Maraming salamat ho ka Marlon, mauuna na po kami." Tugon naman ni Sonia. Kaagad namang binilis ang ubusing kainin ni Tio Marlon ng kanyang pagkain sa plato. Nang sa ganoon ay makapunta na siya kaagad sa bahay ng mag-asawang Sonia at Leo. "Mahal, dahan-dahan ka naman sa pagkain. Kulang na lang ay mabiluokan ka dyan sa kinakain mo sa kakamadali mo. Bakit kasi hindi mo na itigil yung panggagamot mo? Para naman hindi ka na lang palagi nagmamadaling kumain. Kapag may mga pumupunta ditong mga tao para magpagamot." Sermon ni Tia Maribel sa aking tiyuhin. "Mahal, alam mo namang isang albularyo itong asawa mo. Kaya tungkulin ko ang gamutin ang mga taong may sakit at nangangailangan sa akin. Lalo na yung mga taong kapos sa pera. Kaya hindi sila kaagad nakakapunta sa ospital para ipagamot ang kanilang mga mahal sa buhay." Paliwanag naman ni Tio Marlon. "Kaya huwag ka na magreklamo dyan, mahal. Intindihin mo na lang itong asawa mo. Paglalambing pang saad ng aking tiyuhin." Wala namang nagawa si Tia Maribel kundi ang sumang-ayon na lang sa sinasabi ng kanyang asawa. Dahil sa tinagal-tagal na umano nilang mag-asawa, ay palagi na lang ganoon ang kanilang senaryo. Sa tuwing pinipigilan niya si Tio Marlo na manggamot ng pasyente. "Kung hindi niyo po kasi naitatanong kalakbay, nadala na po kasi si Tia Maribel na manggamot si Tio Marlon. Nang minsang may taga-ibang baryo ang nagpagamot sa aking tiyuhin at noong tinanggihan ito ni Tio. Dahil ayon umano kay Tio Marlon, ay hindi siya ang kailangan ng pasyente. Dahil ang makapagpapagaling lang nito ay yung mga doktor talaga at hindi isang albularyo. Noong nalaman ng ama ng pasyente na tinanggihan ni Tio Marlon ang anak niyang pasyente, doon na nag-hysterical ang lalaki at kamuntikan niya ng mabaril si Tio. Mabuti na lang at may kabal si Tio sa katawan kung kaya hindi pumutok ang baril na itinutok sa kanya. Kaya magmula po noon kalakbay, palagi nang pinipigilan ni Tia Maribel ang kanyang asawa na huwag nang manggamot.
Baka kasi makatagpo na naman siya ng ganoong klaseng tao. Isa pa, paano kung hindi siya nakapaghanda at nakapag-usal ng orasyong pambakot sa sarili at pangkabal sa katawan? Ano na lang ang gagawin niya? Dahil hindi naman porket albularyo ka, eh hindi ka natatablan ng mga itak, baril, o kung ano pang mga bagay na nakakapatay ng tao. Sapagkat isa ka lang normal na tao, na minsan ay may mga nakakaligtaan na bagay-bagay. Paano mo maiiwasan ang isang kapahamakan kung minsan ay makaligtaan mo ang proteksyon mo? Iyon ang paulit-ulit na tinatanong ni Tia Maribel kay Tio Marlon. Subalit sadyang napakalambot ng puso ng tiyuin kong ito. Dahil hindi niya matiis ang mga taong nangangailangan sa kanya. Kahit na marami nagbabanta pa sa kanyang buhay. Bukod kasi sa ibang taong hindi mo napagbigyan ang kanilang kahilingang pagalingin ng kanilang mahal sa buhay, sa kadahilan ng hindi lahat ng sakit ng tao ay kayang lunasan ng albularyo. Dahil ang kaya lang lunasan ng mga albularyo ay yung mga espiritual na sakit sa katawan. Katulad na lang ng mga gumagambalang engkanto, mga aswang na gusto kong biktimahin, mga mangkukulam, at mambabarang na binibigyan ka ng sakit. Pero yung mga pisikal na sakit na tulad ng mga kanser, tuberculosis, tubig sa baga, o kaya ay sakit sa puso, hinding-hindi kayang gamutin iyan ng mga albularyo. Kaya kapag alam na ni Tio Marlon na ganyan ang mga sakit ng mga pasyenteng dinadala sa kanya, sa pintuan pa lang ay sinasabihan niya na ang mga ito na hindi siya makakapagpagaling ng taong may sakit na ganyan, kundi ang mga ekspertong doktor na. Nang matapos ng kumain si Tio Marlon ay agad na siya nagpaalam sa kanyang asawa at sa dalawa niyang anak na sina Romy at Harlene. Pagkatapos niyang ihanda ang lahat ng mga gamit niyang panggamot sa anak ni Sonia, ay agad na siya nag-usal ng mga proteksyon para sa sarili bago lumabas ng bahay. Mahal, mag-iingat ka sa gagawin mo, ha? Umuwi ka na kaagad kapag natapos mo na ang panggagamot mo sa anak ni Sonia. Pahabol na wika sa kanya ni Tia Maribel. Oo, mahal. Huwag kang mag-alala, uuwi din ako kaagad. Sagot naman ni Tio Marlon. Pagkatapos ay humalik siya sa noon ng kanyang asawa bago tuluyang umalis na. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na siya sa bahay ni Sonia. Ang buong akala ni Tio Marlon ay iisang bata lamang ang kanyang gagamutin. Ngunit noong makapasok na siya, ay nabungaran niya ang tatlong nakahilerang bata na animoy hapong-hapo na ang mga ito't putlang-putla na ang mga labi. Diyos ko, Sonia, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin na may sakit ang mga batang ito? Kailan pa sila nagsimula magkasakit? Tanong ni Tio nang tuluyan niya ng malapitan ng tatlong bata. Ayon kay Tio Marlon Kalakbay, unang hawak pa lang niya sa kamay ng anak ni Sonia ay naramdaman na kaagad niya ang malakas na presensya ng isang mangkukulam na aswang, kaya napamura siya sa sarili. Isinunod niya naman ang batang lalaki na sa tingin ni Tio ay nasa edad 8 taong gulang pa lamang. Noong hawakan rin niya ang kamay nito, ay kaparehang kapareha rin ang kanyang nararamdamang presensya ng mangkukulam na aswang. Maging ang isang pamangkin rin ni Sonia ay ganon din. Mahirap ito. Hindi natin maaaring pasapitin sa katawan ng mga bata ang kaluluwa ng mangkukulam na aswang. Dahil sa napakabata pa ng mga ito at hindi kakayanin ng kanilang katawan ang presensya ng aswang, sambit ni Tio sa kanyang sarili. Tinanong naman ni Tio Marlon sa asawa ni Sonia kung bakit nagkasabay-sabay ang mga batang nagkasakit at saan sila huling nagpunta bago nagkasakit. Sinabi naman ng lalaki na natatandaan niya kahapon noong namalengke si Sonia, may nakita siyang isang matandang lalaking kausap ng tatlong bata sa labas ng bakuran. Ngunit ang hindi niya napansin ay kung may ibinigay ba ang matandang iyon sa anak niya at sa dalawa niyang pamangkin. Agad namang tumayo si Tio Marlon at naglakad palabas ng bahay. Pagkalapit niya sa bakuran, kung saan itinuro ng asawa ni Sonia sa kanya na nakatayo ang matandang lalaking kinausap ng kanilang anak, tinitigan niya maigi ang lupa. At nung nakita niya ng klaro ang mga bakas ng paa ng matandang mangkukulam na aswang, ay agad na sinambit ni Tio ang mga orasyon.
Pagkatapos ay iniihip niya iyon sa lupang kinatatayuan kahapon ng matanda. Umanda ka sa akin mang kukulam ka. Nagkamali ka ng baryong pinuntahan mo. Wika ni Tiyo sa kanyang sarili. Kung itatanong niyo po, Kalakbay, kung bakit nagusal si Tiyo Marlo ng orasyon at iniihip iyon sa lupa, yun ay para matuntun niya kung saan nakatira ang aswang na mangkukulam na may salarin kung bakit nagkakasakit ang mga bata sa kanilang baryo. Isa pa ay sinamahan niya na rin ng tigal po ang mangkukulam para ibalik dito ang sakit na ibinigay nito sa mga bata sa kanilang baryo. Matapos niya iyong gawin ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Kumuha siya ng tatlong baso at isa-isang inusala ng orasyon. Tapos ay ipinainom sa mga bata. Matapos inumin ng mga bata ang tubig na binigay ni Tiyo, mga kalakbay. Sa maniwala man po kayo o hindi, butil-butil na pawis sa noo ang nilabas ng mga ito at kulang na lang ay maligo na ang mga bata sa pawis na nilabas ng kanilang katawan. Nagpatulong naman siyang hawakan ng mga bata para makapag-usal siya at matanggal niya sa katawan ng mga bata ang marka ng mangkukulam. Maya-maya pa, agad na napabalikwas ng bangon ang anak ni Sonia na si Jennifer at sumuka ito ng sumuka ng mga likidong kulay berde na may halong lila. Hanggang sa may isang maliit na hiwa ng karning mabalahibo pa ang inilabas ng bata. Kasabay sa pagsuka ng mga likidong pinaghalong berde at lila na napakalansa. Ano yung sinuka ng anak ko? Pag-aalalang tanong ni Sonia. Karni ng tao ang sinuka ng anak mo, Sonia. Hindi niyo man lang napansin ang mga bata kahapon na binigyan sila ng mangkukulam ng pagkaing ikamamatay nila. Wika ni Tiyo Marlon sa mag-asawa. Sinabi niya pa sa mag-asawa na kung hindi mailabas sa katawan ng mga bata ang kinain nilang karne ng tao sa loob ng tatlong araw, ay kakalat na sa katawan ng mga bata ang lasong itinanim ng mangkukulam sa karne ng tao at iyon ang magiging dahilan ng ikamamatay ng mga bata. Matapos maisukan ng mga bata ang kaperanggot na karne ng tao, ay pinausukan naman ni Tiyo Marlon ang mga ito para tuluyan ang matanggal ang marka sa katawan ng mga bata. Pagkatapos ay nag-usal ulit siya sa panibagong basong may lamang tubig at ipinainom iyon sa mga bata. Sa pagkakataong ito, yan tubig na ininom ng mga bata ay isang lunas para tuluyan ang maalis ang mga lasong kumakalat sa loob ng katawan ng mga bata. Aniya pa ni Tiyo Marlon. Kung napapansin yung tila ba naliligo na sa pawis sa mga bata, yun ay dahil sa mga lasong inilalabas sa kanilang katawan sa pamamagitan ng kanilang pawis. Pahabol naman na wika ni Tiyo. Maiyak-iyak naman nagpasalamat ang mag-asawang si Sonia at Leo at ang ina ng dalawang bata. Ngunit nagsabi si Tiyo nang, "Huwag muna kayong magsaya. Dahil sa ngayon kahit napagaling ko na ang anak ninyo, alam kong babalik at babalik pa rin ang mangkukulam na aswang na iyon hanggat hindi siya nagtatagumpay na patayin lahat ng mga bata dito sa baryo natin." "Kung ganon ka, Marlon, ano pong dapat nating gawin?" tanong ng asawa ni Sonia. "Sa ngayon ang dapat mong gawin, palagi mo nang babantayan ang anak mo, kung ano ang kinakain ng mga ito at kung ano ang mga binibigay na pagkain ng mga taong nakakasalamuhan ng mga bata, para hindi na maulit pa ang mga pangyayaring ito." Wika ni Tiyo. Tumango naman ang lalaki sa sinabi ng tiyuhin ko. "Kailangan kong bigyan ng leksyon ng aswang na iyon sa ginawang pamiminsala sa mga batang ito. Ngayon alam ko na ang bahay niya, kaya ako na ang bahala sa mangkukulam na iyon." Dagdag na wika ng tiyuhin ko. Natapos niyang gamutin ng mga bata pasado alas 5 na ng hapon. At nagkuwento naman ng mga bata na binigyan umano sila ng candy ng matandang lalaki kahapon. At magmula nga ng kainin nila ang candy, ay nakaramdam na sila ng pananakit ng katawan at pagkahilo. Pagkatapos ay nilagnat na sila, hanggang sa parabang may kumakalikot umano sa kanilang tiyan, kung kaya hindi nila napigilan masuka. Matapos marinig ni Tiyo Marlon ng pahayag ng mga bata, ay mas lalo nag-init ang kanyang ulo. Dahil sa ginawa ng aswang sa mga walang kamuwang-muwang na mga paslit, nagpaalam na siya sa mag-asawa at nagsabing uuwi na siya.
Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay tinungo ng tiyuhin ko ang dulo ng bundok sa kanilang baryo. Naglakad siya ng halos isang oras mahigit bago narating ang bahay ng mangkukulam na aswang. Sa labas pa lang ng bahay ay ramdam na ng tiyuhin ko ang nakakakilabot na nilalang na nasa paligid lang at nagpapaikot-ikot umano iyong pinagmamasdan siya. Madilim na ng mga sandaling iyon, kalakbay. Ngunit dahil sa liwanag ng buwan, ay natatanaw ng malinaw ng tiyuhin ko ang bahay ng mangkukulam. Nag-usal na rin siya ng orasyong pansabulag sa sarili para hindi siya mapansin at maramdaman ng mga nilalang na alagad ng mangkukulam na aswang. Dahan-dahan na siyang lumapit sa bahay ng aswang habang nag-uusal ng mga orasyong kinuha niya sa maliit na librong kasinlaki lang ng posporong pamana sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinabato niya ang mga orasyon sa bahay ng mangkukulam. Sa tuwing binabato niya ng mga orasyon, ay naririnig niya ang malakas na sigaw ng matandang lalaki na parabang namimilipit iyon at sinasakal. Kaya nagmadali na siyang lumapit sa kubo at walang pag-aalin lang ang pinasok iyon. Lintik ka, mangkukulam ka. Ikaw lang pala ang namiminsala dito sa baryo namin. Galit na wika ng tiyuhin ko habang nasa may pintuan siya ng kubo ng mangkukulam at patuloy niya pa rin binabato ng mga orasyon nito. Sumisigaw naman itong naghihingalo at hinahawakan ng sariling leeg na parabang may nilalang na sumasakal dito. Parang awa mo na. Pakiusap, huwag na huwag mo akong patayin. Hindi ko sinasadyang pumatay ng mga bata. Naghihingalong pakiusap ng matandang lalaki at gumagapang na lumapit sa kanya. Bakit nung kinulam mo ba ang mga bata? Naawa ka ba sa kanila? Naawa ka ba sa mga bata naghihingalo? Di ba hindi? Galit na tanong niya sa mangkukulam. Magbabago na ako. Magpapakalayo-layo na ako. Aalis na ako dito sa barjo niyo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Todo pakiusap ng mangkukulam. Huwag patayin. Para ano pa? Para makapambiktima ka na naman ng ibang mga bata sa baryong lilipatan mo. Ganoon ba? Alam mo, tanda, nagkakamali ka ng baryong pinuntirya mo. Dahil ako yung albularyong hindi marunong magpatawad sa mga taong halangang kaluluwa at walang awang pumapatay ng mga batang walang kamuang-muang dito sa mundo. Nang gagalaiting sambit ng tiyuhin ko. Patuloy pa rin niyang binabanggit ang mga Latin na pamarusa sa mga masasamang nilalang. Halos sumuka na ng dugo ang aswang dahil sa pamimilipit nito sa kanyang tiyan. Ngunit patuloy pa rin itong humihingi ng kapatawaran sa tiyuhin ko. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Wala ka namang kasalanan sa akin, ha? Doon ka humingi ng tawad sa mga kaluluwa ng mga batang pinatay mo. Aniya pa ng tiyuhin ko. Dahil sa inis ng tiyuhin ko, ay hindi niya na hinintay pang humupa ang kanyang galit at baka maawa pa siya dito. Kaya ang ginawa niya ay agad na kinitilan niya ng buhay ang mangkukulam na aswang. Isang nakakakilabot na alulong ng mga aso ang naririnig ng tiyuhin ko na hindi niya mawari kung saan naroroon ang mga iyon. At malalakas na hunin ng mga aswang ang nagpapaikot-ikot sa bakura ng kubo ng matandang aswang ang kanyang nakikita. Kaya noong makumpirma niyang patay na ang mangkukulam, ay nagmamadali niya ng nilisan ang kubong iyon. Pagkatapos ay patakbo na siyang bumaba ng bundok papunta sa kanilang baryo. Pasado alas 9 na ng gabi si Tio Marlo nakauwi sa bahay. Alalang-alala na ang kanyang asawa dahil noong pinuntahan umano siya sa bahay ni Sonia, ay wala siya roon. Ipinaliwanag niya namang may pinuntan lang siyang importante at huwag na siya kamong mag-alala pa. Dahil wala na yung matandang lalaking mangkukulam na aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Kinukulit naman siya ni Tia Maribel kung ano ang ginawa ni Tio sa mangkukulam. Ngunit natatawa lang ang tiyuhin ko at nagwikang kakain na siya dahil kanina pa siya nagugutom. Magmula po noon, kalakbay, ay wala nang mga bata nagkakasakit pa sa kanilang baryo. At kahit sa mga kalapit baryo nila, ay wala na rin siyang nababalitaan pang mga batang namatay dahil sa sakit na hindi matukoy-tukoy at wala na rin mga batang nawawala na lang bigla at hindi na mahagilap pa kung saan nagpunta.
ang ipinagpalagay na nga lang ng mga magulang na baka nagpunta na sa bundok ang mga bata. Marahil ay gumulong o nalaglag at namatay ang mga ito. Tapos kinain umuno ng mga bayawak. Kaya wala silang nakikitang bangkay na katawan ng mga bata. Sa ngayon po, Kalakbay, ay patuloy pa rin si Tio Marlon sa panggagamot ng mga taong nangangailangan sa kanya. At kung minsan ay bumibisita siya sa bahay namin at nagkukwento ng mga karanasan tungkol sa panggagamot niya at sa mga nilalang na nakakasagupa niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga Kalakbay. Maraming salamat.